guys, it's Marsh again. Welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako kumuha ng CFO. So in my case, I'm from Dumaguete. Yung office na pinagkunan ko ng CFO is sa Cebu since walang CFO dito sa Dumaguete. So, I'm gonna be sharing the steps and then kung ano yung mga dinala kong requirements. Okay, so let's start! So guys, yung first step na ginawa ko is syempre gumawa ako ng appointment online. And then if pupunta kayo dun sa country na may visa ako, inantay ko muna na ma-approve yung visa ko para wala na akong problema, wala na akong iisipin. So, nag-book ako ng appointment online using computer or laptop kasi hindi pwede yung cellphone. And then, use an active email address kasi kapag confirm na yung appointment nyo online, may isi-send sa inyo yung CFO dun sa email ninyo na barcode. You need to print it kasi kapag pupunta kayo dun sa office, yun yung kailangan ninyo. Yung mga katanungan lang naman sa online is mga details about you and about your partner. And then, kapag mag-book kayo ng appointment, punta lang kayo sa Google or I'll just put the link sa description para ma-check ninyo. Nandun yung mga schedule or yung araw kung kailan yung schedule for Europe or US. Depende yun sa lugar din na malapit sa inyo. Hindi ko alam kung pare-pareho lang ba yung days or schedule in every lugar na may CFO. Basta lagay ko lang yung link sa description para makita ninyo. Just book an appointment sa lugar na malapit sa inyo. And then, you need to bring 2 IDs kasi kapag punta ninyo dun sa office, yung isang ID, kailangan ninyo siyang iiwan sa guard. Tsaka yung isa is gagamitin ninyo sa loob. Like, kasi pagdating ninyo doon, may pipirmahan ulit kayo. So, you need to be there an hour before mag-start yung seminar. Kasi may fill out kayong papers. Like, same dun sa fill up pa ninyo online. And then, yun, kailangan nyo ng ID. Kasi kapag katapos ninyong mag-fill out ng form, pupunta kayo dun sa counter. And then, magbabayad kayo ng 400 pesos. Okay? So, yung CFO pala guys, yung unang gagawin ninyo after magbayad is tatawagin kayo for picture. Pipicturan nila kayo. And then, kapag yung iba, may residence permit na, ang ibibigay nila sa inyo is yung sticker. Pero since yung sa akin, wala pa akong residence permit, yung binigay nila is certificate. So, I'm gonna show you kung ano yung certificate, ano yung itsura ng CFO. Yung CFO is Commission of Filipino Overseas. Ayan, ito siya. Ganyan yung itsura ng certificate. So, una is mag-orientation kayo, which is by group siya. I-explain sa inyo kung bakit kailangan natin ng CFO. Basta yung about sa CFO, lahat-lahat, i-explain nila yun sa orientation. So, you can get the certificate or the sticker after the one-on-one. Kasi after yung mag-orientation, tatawagin kayo isa-isa dun sa counseling room, which is yung one-on-one interview. Kailangan yung dalhin yung mga, kung ano yung mga documents na meron kayo na magpapatunay about you and your partner. Yung sa akin, dinala ko yung mga pictures namin. Nag-print ako, tapos dinala ko na rin yung iba yung mga pinasa ko sa embassy. Pero yung sa case ko kasi, tinanong lang ako ng counselor about me and my boyfriend, kung gaano na kami katagal. Yung same lang sa immigration, pero at least sila, hindi sila gaano ka stricto.
you just need to be consistent kasi hindi lahat ng nagsiseminar nabibigyan ng certificate or sticker. Nagdedepende din yan sa sagot ninyo at sa case ninyo. So, case-to-case basis pa rin siya. Same sa pag-apply natin ng tourist or ng residence permit. Okay? And, yun, 400 pesos yung payment. Kailangan talaga sa lahat ng mga may foreign partners, especially yung mga fiancé, yung mga ganyan, need talaga ng CFO kasi hinahanapan kayo sa airport. Yung tourist, minsan lang sila hinahanapan or depende sa officer na makakasalamuhan nyo sa airport. Yung iba, kahit tourist, hinahanapan sila. Kaya ako, kahit nag-under tourist ako, kumuha na lang ako ng CFO in case nahanapan nila ako. Kasi, di ba, ayoko naman mag-risk. And, by the way guys, isang beses lang tayong mag-CFO. Like, sa akin, since certificate pa lang, the next time na meron na ako yung residence permit ko, babalik lang ako dun sa office. I don't have to pay anything or book an appointment. Pwede na lang akong pumunta dun diretso para kukunin yung sticker ko or para palagyan ng sticker yung passport ko. And then, one time lang siya unless, take note, mag-change kayo ng partner. Yun lang. Kapag mag-change kayo ng partner, mag-CFO ulit kayo. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero malalaman, i-explain din nila sa inyo yan kapag nakapag-seminar na kayo. So, ako sa Cebu, yung lugar niya is makikita niyo siya sa malapit siya sa may Robinson's Puente. Pero may ano naman guys, may location naman dun sa link na ilalagay ko sa description. So, just follow the link, okay? So, 400 pesos, online appointment, 2 valid IDs, and then, dali nyo din yung passport nyo. Ayun. Again, this is what the certificate. Ito yung itsura niya. Yeah. And be consistent sa mga sagot, and then, dalhin ninyo yung mga documents na pwede nyo ipakita sa kanila or katibayan na kilala nyo yung partners ninyo. Kasi yung iba, minsan nga, tinatanong sila kailan yung birthday, hindi nila alam. So, minsan hindi sila nabibigyan ng CFO. Okay? So, I hope nakatulong ako kahit konti. And I'm so sorry, medyo magulo yung flow ng pagkakasabi ko. But, yun na nga. Okay, so thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Bye-bye!